Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi pa napapanahon para gawing nationwide ang Alert Level 1. Reaksyon ito ni Health Secretary Francisco Duque III sa panawagan na ibaba ang alerto sa buong bansa upang mapalakas ang domestic economy at magbukas ang mga paaralan para sa face-to-face classes. Nangangamba si Duque na masayang ang pagsisikap ng pamahalaan na mapababa ang kaso ng COVID-19. Hindi inaalis ng kalihim na isa sa mga plano ng pamahalaan ay maibaba sa Alert Level 1 ang buong bansa. Ipinaliwanag ng Interagency Task Force na bago maibaba sa Alert Level 1, kailangan na masunod muna ang ilang mga kriteriya. Kabilang dito ang low to minimal risk case classification, 70-80% full vaccination ng target population, full vaccination ng 80% ng senior citizens o 12% population. Maaari na magpabakuna mula sa mga private at public clinics at mga private at public doctors. Ito ang desisyon ng Interagency Task Force for the Management of Infectious Diseases o IATF, katuwang ang Philippine Medical Association kaugnay ng ika-apat na Nationwide Vaccination Day. Sinabi ni IATF Deputy Chief Implementer Vince Dizon na layo nitong mapalakas pa ang vaccination drive at ang vaccination target ng pamahalaan. Aminado si Dizon na naging matumal ang pagtungo ng mga tao sa vaccination center kasunod ng pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Tiwala rin si Health Undersecretary Mirna Cabotaje na mas mapapalakas ang pagbabakuna kung magkakaroon ng access ang mga tao sa bakuna kontra COVID-19. Umaasa ang kampo ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makukuha pa rin nila ang pag-endorso ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa May 9 elections. Sinabi ng tagapagsalita ni Marcos na si Attorney Vic Rodriguez na hanggang ngayon ay naghihintay pa rin sila ng pag-endorso ng Pangulo na magiging mahalagaan niya sa kandidatura ng dating Senador. Bukod kay Marcos, umaasa rin si Rodriguez na makakakuha ng suporta mula sa presidente, ang running mate nito at presidential daughter na si Mayor Sara Duterte Carpio. Noong Biyernes, sa pagtungo niya sa Ilocos, sinabi ng Pangulo na bahala na ang mga botante kung sino ang pipiliin itong Ilocano bilang susunod na lider ng bansa. Samantala, inihayag pa ni Rodriguez na malalaman sa loob ng linggong ito kung dadalo si Marcos sa COMELEC debate. Sinabi ni Rodriguez na may schedule si Marcos sa March 19 na matagal na umanong nakaplano. Lumubog sa tubig baha ang malaking bahagi ng Iligan City sa Lanao del Norte kasunod ng walang tigil na pag-ulan doon. Sa ulat ng Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, nagsimula ang pag-ulan mula noong Lunes. Sa huling pagtaya ay higit 1,000 pamilya mula sa 8 barangay ang naapektuhan ng pagbaha. May 6 na bahay ang nawasak ng rumaragasang tubig baha at may ilang tulay din ang nasira. Ang pag-ulan ay dulot ng low pressure area na kumikilos sa Caraga Region. Para sa Kidlat News Update, Renzo Rinon, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.